Yo! Good morning! Welcome back to my channel. So, meron akong isi-share sa inyo kung paano mag-basic editing gamit ang Filmora 9. So, kung gusto nyo panoorin, panoorin nyo. Kung ayaw nyo panoorin, panoorin nyo pa rin. So, sana mag-stay kayo at tapusin nyo ang aking video tutorial. So, let's start! Tutorial. So, buksan na natin itong Filmora Wondershare Filmora 9. So, bago ako mag-start, warning lang ha, hindi ako professional. So, baguhan lang din ako sa mga ganitong bagay. So, mag-share lang ako ng konting basic sa pag-edit para dun sa mga magsisimula pa lang mag-edit. So, simulan na natin. So, ito siya. Ayan na ang Filmora. So, bakit nga ba Filmora na yun? Filmora na yun ang napili ko. So, kasi napakadaling gamitin. Madali siyang gamitin talaga. So, pakita nyo naman dito. Dito yung ating mga media. Diyan natin ilalagay yung mga ating media files. Dito yung ating preview. Preview. Nga pala, sundan nyo lang aking cursor ha. Ito, fully green ako. Fully green. Yeah. Tapos dito ang ating storyline. So, dito sa Filmora, meron itong mga sample colors, sample videos. Yan. Mga sample videos yan. Pwede nyo gamitin. Colors. So, itong media to. Dinownload ko na itong media na to. Sa audio, meron ditong mga stock audio files. Hindi yan. Ito yun siya. Yung mga stock audio files niya. Tapos titles, openers, yung mga iba't ibang openers, titles, ayan, 43 yung bilang niya, lower thirds yung sa baba, yung kadalasan nakikita nyo sa baba. Subtitles, kung meron man. End credits. Tapos itong mga new content to. Mga bago. Titles, lower thirds, tsaka openers. Mga bago lang to. Lagi yung pagpipilian. So, pwede din naman kayong mag-costume kung marunong kayo mag-photoshop. Eh, mga pictures, pwede nyo i-upload dito. Pwede rin naman din kayong gumawa ng snapshot dito sa Filmora. So, stack na natin yung ating ano. Ay, nakalimutan ko itong mga transition natin yan. Transition. Effects. Color effects. Meron ding elements. Stickers. Parang stickers ganun. So, balik na tayo sa ating media. So, mag-import ako ng video. Import tayo. Para makapag-import, click nyo lang itong import. Import name, import media files. So, hanapay ng media kayo. Media. So,
So magsasample ako ng video. So ito na siya. Andun na siya sa media, sa media, nasa ating, nasa ating media na, no? So idadrag nyo lang to. Idadrag nyo lang to sa storyline. Ayan. Siyempre pipili tayo ng mas mataas na resolution. 20x1080p. So ayan na. Nakita nyo lumabas siya dito. Itinatawag natin sa preview. Guys, kung nakikita nyo to lock, pwede nyo siyang i-lock. Itong lock button na to, pag nakalock siya, hindi nyo siya mag-move, hindi siya maaaring galawin. So unlock lang natin. So kung nakikita, balik tayo dito sa may preview. Kung napapansin nyo itong plus and minus, itong plus and minus ginagamit ito para ma zoom in zoom out yung storyline. Pakita ko sa inyo kung paano. Pansinin nyo itong story nila. Tsaka yan, pag zoom in ko ito, lumaki siya, diba? Maba yung ano niya, storyline. Ginagamit itong itong zoom in zoom out na to para mas madali mo makikita kung saan mo ikakat yung videos mo, kung saan mo siya makakat. Kasi mapapansin nyo ito, ito yung sounds natin, yung sounds nung ano, yung pinaka sounds ng video. Nakita nyo itong ginagawa ko na to. Ayan, ayan yung pinaka volume ng video. Pwede nyo siyang i-down, pwede nyo siyang i-mute. So ayan, no? Ayun yung sinasabi kong pwede nyo siyang i-cut pag kasi naka-zoom in, full zoom natin. So tapos makikita nyo yung mga ano yan, graphical pa tawag yan, graph basta ewan. Mas madali nyo makikita niya, makikita kung saan nyo puputulin yung video nyo pag once nag kailangan nyo siya kaya. Ang ganda nito sa Filmora, guys, pwede mong i-detach itong audio, itong audio pwede mo siyang i-detach, pwede mo siyang babaan ng pitch, taasan ng pitch, taasan ng pitch. So papakita ko sa inyo. Right click lang, click nyo itong storyline, right click, dito muna tayo sa adjust audio. Adjust audio. Nalabas ito, guys, itong fade in, fade out, tsaka pitch. Kung mapapansin nyo itong pitch, kung mapapansin nyo yung mga ibang videos dyan, parang boboses, duwende, ito yun sa pitch. Piplay natin, mapakita ko sa inyo, ah, yung regular voice lang. So what's up, guys, nandito na ako sa kain niya ng steak. Yan, muro lang dito, parang pili ko kumakain dito. So kanya, ah, so itong sa pitch, pag ito tinasan natin, tingnan niyo yung, pansinin niyo yung boses. So what's up, guys, nandito na ako sa kanya ng steak. Muro lang dito, parang pili ko kumakain dito. Hindi bumaba yung pitch niya, di ba? So yun ang purpose nitong pitch. So meron din tong equalizer.
equalizer. Kita nyo naman yung mga kumbaga equalizer effects. Pwede din naman customize kung malakas talaga yung background. Pwede natin taasan dito, babaan yung taasan yung boses, babaan yung background noise. Tapos dito tayo sa fade in fade out. So sa fade in fade out, yung volume up at volume down ng pagpasok ng sounds, pakita ko sa inyo. Dito lang itong storyline dito sa baba. Ano na mapansin nyo to? Ito, yan. Pag ito minug nyo, hinatak nyo yan. Pag ganito, pag ganyan. Kung napansin nyo yung parang shadow, buwa maba. Yan yung fade in. Fade in po yan. Yun po yung mula sa papahina, papataas ang boses, papataas ang pasok ng sounds. Pwede nyo dito yung manually control yan. Yan. Sa inyo. Pwede nyo siya dito control. Dito po. Yan, yan. Pag sa fade out, sa fade out, dito kadalasan, dito po yan sa likod, sa pinakabandang hulihan ng media na in-insert niya. Fade out tayo. Pansinin niyo po ito, ha. Pansinin niyo po ulit yan. Okay, sa fade out. Fade out. So, move ko lang siya. Pansinin niyo sa baba. So, okay. Play natin ngayon para sa bandang last. Kung mapansin nyo itong guys, itong line na yan, pagdating nyo dito, since gumamit tayo ng fade out, dyan unti-unting mawawala yung background background sound. Dyan unti-unti siya mawawala. Pwede pa natin siyang extend. So, ayun natin. Pakita ko sa inyo. So, di, kumbaga, yung nagsasalita pa ako dyan, pero yung boses na wala na kasi nag-fade out na. So, insert tayo ng bagong media. Pagdating sa ating naman mga kaibigan, sa ating madali naman mag-cut eh. Tipo lang itong storyline. Itong storyline, napapansin nyo to. Yan. Dyan nyo siya i-cut. I-extend nyo lang din. Yan lang po yung pagkakat niyan. So kung mag-i-insert ka, sorry, palagyan natin yung mag-i-insert ka ng effects. Mag-i-insert ka ng effects sa timeline. So palagyan natin na insert tayo ng bagong media. Lagyan natin ng effects. Drag down lang. Ayan.
Siyempre, sample lang naman itong insert natin. So, masyado siya mahaba. Putulin natin. So, ayan siya guys, no? Pwede mo siyang i-insert dito sa gitna. Pagka-cut dyan, papasok yan. Pero once na yan ay pinilay mo, ganito po kalalabasan yan. Tingnan nyo po itong preview. Siyempre, kung yung i-insert nyo naman po dito ng mga sound effect ng mga biglang yung mga reaction, pwede nyo po siyang i-insert dito. So, kaya mas madali kung gagamitin yung zoom in, makukuha nyo yung moment na mas magandang ipapasok yung mga sound effects natin. Ayan na po siya, no? So ngayon, may papakita ako sa inyo. Since hindi naman siya maganda para dito, mag-example lang. Pagka nagkaroon problem, i-undo lang natin. Undo. So ito po siya. So ang gagawin ko dito, ilalagay ko siya sa hulihan. Hulihan banda. So, nataka kayo, ano to, kumbaga sa ano, opener. So, ito, ang gagawin natin dito, pwede natin itong pabilisin yung timeline. So, kung mapansin nyo to, yan, speed. Click nyo lang po to, may custom speed, slow, fast, normal, reframe, reverse, ganun. Try natin itong reverse. Pakita natin kung ano mangyayari kung reverse. Pwede din yes, pwede naman no. Pero kasi ang gagawin ko na lang dyan, inano ko lang, pwede ko naman kasi din, pwede ko din naman i-copy ulit itong frame na to dito sa susunod. Dito sa susunod. So, tingnan natin, ah. So, tingnan natin. Hindi ko pala nabago. Balik yung boses. Teka. Normal lang yung speed niya. So, palitan natin siya. Yung speed niya, hindi natin pass. It's 20. So kung titignan natin, masyado mabilis. Ganun nangyari, di ba? Speed mo ba masyado mabilis? So, pwede natin bagalan ng konti. Times 8 na siguro. Play natin. Parang alien, ah. So, yung boses, ibalik natin yung pitch. Audio. Adjust audio. Okay.
nagkaroon kayo ng problema, pwede nyo naman i-undo yan. So, is na ganito yan, gagawin ko dito. Pwede ko ulit itong i-copy yan. Gagawa ko ng panibagong storyline dyan. At kung mapasin nyo itong transition, pwede dito kayo kukuha ng ano, pag napapos yung video yung bawat storyline, pwede kayo mamili dito kung anong transition na gagamitin nyo. So, palagyan natin itong gamitin natin ito, inner white. Pwede ko siyang i-insert yan. Insert ko lang siya. So, tignan nyo kung anong magiging pagbabago mula dito sa timeline na to tsaka dito. So, tingnan natin ah. Tingnan nyo itong preview. So, parang merong kung ano, yun ang effects ng transition. So, mukhang pangit siya. Delete natin. Hanap tayo ng iba. Dito guys, pero niyo pwede rin yung tumbaguhin. Dito, yan. Pwede niyo tumbaguhin speed niyan. Pwede rin niyo rin siyang i-adjust. Kung gaano yung bilis at paglabas ng transition. So, maglalagay din ako dito ng transition pa. Roll. Ayan. So, kung gusto nyo makita ng dahan-dahan na hindi piniplay yung preview, hold nyo lang to, itong po lang to. Tapos dahan-dahan nyo lang i-move yung mouse. Ayan. So, kita nyo, hindi nyo yung preview. So, mas madali nyo makikita. So, play ulit natin. So, what's up guys? Nandito na ako sa kain niya ng steak. Siguro nandito. Parang pili ka kumakain dito. So, ayun ang ating muna yung nagawa natin, no? So, since dito sa unang storyline, hindi ko gusto yung parang langgam na naipit sa ano. Pwede natin ito mute. So, ito nyo naman yan. Yan. Ilahin nyo lang siya pababa. Mute na siya. Mute. Yan. Wala na. So, ito sa inyo ulit. So, play. So, what's up guys? Nandito na ako sa kain. So, yun, import tayo ng ano, audio files. So, pili ako ng audio files dito. Syempre, pag bumipili din kayo ng audio files, tingnan nyo din kung saan maganda siyang pakinggan na ayun dun sa storyline na paglalagay nyo. Hindi mo, lagay ka lang na nalagay. Syempre, imagination kung ano yung sa tingin nyo yung maganda. Storyline, sounds, ang tagal mag-open ah. Cancel natin, ayaw.
Pwede din kayo mag-import ah, dito. Import sa import music. So, ayun. Ayun na. Yan ang ating sound spec. So, guys, minsan merong mga nag iba yung minsan nasasapawan ng background music yung sinasabi nila, so minsan hindi naiintindihan, so kailangan minsan balance din. So kung importante yung sinasabi, so dapat yung background music hindi naman gaano malakas. So yung iba naman okay lang din naman, wala naman background. So papakita ko lang naman din sa inyo. Since ito, pwede ko siyang i-volume up. Ayan. At yung aking background music, pwede din namang i-volume down. Ito. Tingnan natin yan. Ayan. Tingnan natin na bumaba. So, may background music ako pero hindi natatalo ng background music yung sinasabi ko. So, tingnan nyo. So what's up guys, nandito na ako sa kanyang station. Siguro nandito. Okay, pili ka kumakain dito. Ika, namin to. Mix. Sorry, ama. Say. Hi, ma'am. Fire. Yes, tengo. Ganito yung storyline ko, syempre ikakat natin siya. So haba, haba to. So minsan guys, pagka maglalaki kayo na yung background music, titignan nyo din po yung titignan, pipili rin po kayo na minsan kung ano yung magandang part ng background music. So, ano yung biglang pasok, tapos biglang yung excitement, yung baga, parang climax, masa, yun na yun. Hindi ko alam tawag dun. So, mas maganda kasi, magpapakinggan niya yung music bago niya siya ikat, or bago niya siya itapat doon sa storyline. So, since sample lang naman ito, so, pwede din naman na pakita ko sa inyo. Pili ako dito kung saan ko, kung anong part ng music yung tatapat ko dun sa akin storyline. Kasi na nagsasalita ako doon, mas pipiliin ko lang ito yung parang ano lang, mild lang. Mild lang yung tugtog niya. Hindi siya ganun ka yung parang kalakas. Mild lang. So, gamit tayo ito para mas madali. Oops. Masyadong hindi kita. So, ayan na. So, move lang natin siya. Pwede siyang i-move ah. Kapag natin sa start ng aking sinasabi. At, again. So, what's up guys? Nandito na ako sa kanyang station. Siguro nandito. Okay, pili ka kumakain dito. Ikaw, namin ito. Mix. Kung nga mapansin nyo, play nung piano. So, ito yun. Hindi nyo ah. Play ulit. Pili ka kumakain dito. Yung unang dung. So, pwede yun ng gusto, inong gusto kong ipasok. So, i-cut ko siya dito sa unahan. Hanggang dyan.
ito na siya ah. Yan ang pwede kaganda ng zoom. Magpipili mo siya kung saan mo siya kakat. Kumbaga ito yun. Let's play. Pansin niyo ito guys, biglang taas na po dung. Ito yung kukunin natin para pagpasok nitong storyline. Ito ipapasok tung ng tung. So tatapin siya yan, hinap ko lang siya no, hanggang dito. Pinilay na natin siya. Oops, nahaba ko pala ito aking kabila. Move pa natin ito. So guys, pwede nyo rin itong ano ah, itong audio. Pwede rin itong pabilisin. Pwede rin ito pabilisin gamit itong speed. Click ko lang din siya. Ayan. Pwede rin siya pabilisin. So play natin. So what's up guys? Nandito na ako sa kanya. Mga nandito. Parang pili ka na makain dito. Ika, apin to? Mix. Okay, sige, ama. Okay. Bye, ma'am. Fire. So, yung sa pag na huli, so, papawala na siya, no? So, pwede ko na siyang gamitan dito ng paid out. So, adjust audio tayo. Ano yan? Pag paid out, sa bandang huli yan, ha? Ayan, pinag mabuti. Ayan. So, ulit natin. So, yun ang gamit ng pedal. So, okay na yan. So, ang gagawin naman natin yung mag-edit, maglalagay tayo ng titles. Kasi dito pwede ka rin gumawa ng thumbnails. Pwede mo rin siyang gawin dito sa Filmora. So papakita ko sa inyo kung paano. Pili na tayo openers. Sample natin ito. Hanap tayo yung magandang spot kung saan natin siya pwede ilagay. So pag maglalagay po pala kayo na ano na text dun sa video, so kung po kayong gagamit ng openers, ang hanapin niyo po ay titles, wag po yung openers kasi natatakpan po niya yung video. Kung sa titles lang, ito mo makikita yun. Ayan, titles. So, nakita ko kung spot na to, pwede ko siyang gawin ng thumbnails. So, paano yan? Ganito po yan. So, itatiming ko lang itong aking titles. Paglabas ko doon sa paglabas po niya ang frame na yan,
may steep house. Steakhouse, may advanced option po siya. Hindi po ito. Advanced option. Click po natin. Yan po ating advanced option. Pwede niyo po siya palitan ng background color. Saka na nalagyan ng text border. Kung napansin nito po ito po ating ano, pinaka-canvas ng steakhouse. So, palitan natin siya ng kulay. Palitan natin ng black. Or, kulay naman. Red, red. Yan. So, pinapasin niyo itong text border. Wala po siyang check. So, lagyan natin ng lagyan natin siya na text border. So, yan po siya. Pili lang po tayo ng kulay. Red. At red. So, yun ang combination. Pwede white. So, depende po sa inyo kung gusto nyo kung baka mo na gawing text border. So, meron po yung text shadow. Nasa inyo po yan kung gagamitan niya ng text shadow. Distance. Pagyan din ang distance konti. Blur. Linaw. Blur. Blur. Linaw ng shadow. So, siguro pwede na po yan. So, ayan na po siya. So, ayan na po, no? Move lang natin to. Since ito na yung gusto kong thumbnails. So, paano? Ayan po siya, no? Siyempre, ito, kung nakita niyo po ito. Ayan. Pwede niyo po siyang screenshot. Snapshot. Click niyo na po yan. Presto, meron na po tayong thumbnails. So, para makita, i-build in Explorer lang. So, i-build natin siya. Ito. Ayan na po ang ating thumbnails. So, yun guys. So, export. Export. Click nyo lang yan. So, file name. File name. So, save to kung saan mapupunta yung video na i-export mo. Yan. So, format. MP4. Abi Mob. So, hindi ko alam yung iba dyan. MP3, ang alam mo yung MP4. Pwede rin MPEG. Ito sa MP4. Tapos meron dito settings. So, encode. So, good tayo. Good quality. Encoder. Hindi ko alam yan. So, pwede natin gawin din MPEG-4. Resolution. 1920x1080. Doon tayo. 25 FPS. Frame rate per seconds. So, taasan natin yung 150. So, wala na akong babaguhin dito. So, okay lang. Then, export. So, yan po. Lalabas na po yung tinlab po natin na export. So, guys, kung sa tingin nyo, naging tulong to para sa mga bago mag-edit pa lang,
at yung at sa tingin niyo okay at sa tingin niyo nagustuhan niyo, maaari bang paki-like, share and subscribe at hit a notification bell para sa mga upcoming videos. So sana nagustuhan niyo yung aking video tutorial. So paalala lang ulit, hindi po ako professional sa ganyang bagay. Mga nanonood lang din po ako ng mga videos kung paano. So isineshare ko lang din po, lalo po dun sa mga gustong mag-start ng video editing. So pwede nyo pong gawing gabay itong aking tutorial. So na-export na natin guys, no? Pain target lang natin. Ito na ata yun. So may videos kasi ito, ito yun. Yan guys. So panoorin natin. So wala siyang sounds niya kasi kinat natin muna. So yun guys, natapos na natin ating video tutorial. So napakadali lang. Napakadali lang mag-edit. Kumbaga nasa inyo 'yun kung paano kayo matututo. So yung ginawa nating tutorial sana makatulong sa inyo. Higit sa lahat dun sa mga gustong matuto. So gamit ko ulit nga pala Filmora 9. So shoutout sa Filmora 9. Salamat sa inyong software. Shoutout din pala sa aking pinsan na si James Cadira de los Santos. So sana i-share mo yung videos ko. Pabira ka naman to. So guys, maraming ulit salamat sa panonood. So sana supportahan niyo yung aking YouTube channel at Cram TV. Please like, share and subscribe.